According sa ating nasagap na report, ay mukhang sa Japan pa rin daw maglalaro si Kai Soto next season. Well, wala namang masama, pero gusto lang siguro ni Kai na magpadihado at ayaw nang pag-usapan ang kanyang NBA dream, kaya hanggang ngayon ay wala pa ring official na announcement kung kailan babalik si Kai sa US. Pero kahit hindi ito kinumpirma ni Kai na magpunta siya ng US para dadalo sa mga NBA workouts and minicamps, ay siguradong ang NBA pa rin ang kanyang priority. Again, kahit hindi man sabihin ng kampo ni Kai na susubok muli siya sa NBA, ay ito pa rin talaga ang target nila. Well, kailangan pa bang itanong yan, di ba? 22 years old na kasi si Kai at very crucial na makapasok na siya this year sa NBA bago pa mahuli ang lahat. In terms of chances, ay siguro naman mas lumalaki ngayon ang chances ni Kai dahil galing siya sa isang pangmalakasang season sa Japan B-League. Kahit last year ay ibinigay na si Kai ng Hiroshima Dragonfly sa Yokohama dahil sa kanyang injury, pero ngayon ay fully healthy na si Kai, kaya napakaganda ngayon ang status niya. Meron nang maipakitang magandang resume si Kai sa mga NBA teams. Kaya ito ang nakapagbigay sa atin ng kumpiyansa na this time ay makakuha na si Kai ng isang NBA team na magbigay tiwala sa kanyang kakayahan at mabibigyan siya ng isang guaranteed NBA contract. Pero ang maganda kay Kai ay kahit hindi pa siya makakapasok sa NBA this year, ay maraming mga Japan B-League teams ang naghihintay sa kanya. At posible pang makipag-agawan rin pati ang NBL at ang mga European teams. Pati pa nga siguro ang PBA ay makipag-agawan pa sa kanya. Pero isa lang ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino at ito ay ang makikita nating makapaglaro si Kai sa NBA. Ito na lang kasi ang kulang sa Philippine basketball, ang merong isang homegrown Pinoy na makapaglaro sa NBA. Nakapag-bronze na tayo sa FIBA World Championships, nakapag-fifth place na tayo sa Olympic basketball, at nakapag-champion na ng maraming beses sa Asia, pero meron pang isang kulang, at ito ay ang merong isang homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. Siguradong ito ay isang source of pride at isang malaking inspirasyon sa lahat ng mga kabataang Pinoy. And Kai Soto is poised to do the impossible. Wala mang kasiguraduhan, ay ang importante ay buhay na buhay pa ang NBA dream ni Kai. Meron pang mga NBA teams ang nagbibigay ng pagkakataon ni Kai na sumabak sa matinding tryout ng mga minicamps and workouts. Again, malaki ang tiwala natin sa skills ni Kai na at par with the NBA. At ang kulang na lang niya ay ang actual experience playing in the NBA day in and day out. Iba kasi kapag nasa NBA na ang isang player dahil ibang kumpiyansa rin ang naibibigay ng isang actual NBA game. Kaya sa tingin ko mga kapatrol, ay ang kulang na lang ni Kai ay ang magiging parte sa isang NBA team at makakalaro niya bawat araw ay mga NBA players. Kaya hindi tayo nababahala na hindi pa NBA ready si Kai dahil in terms of skills ay di hamak na mas magaling pa ang ating idol kaysa karamihan ng mga NBA big men na naglalaro ngayon sa liga. Although kulang pa ang lakas ni Kai, pero mas lumalakas naman siya ngayon at hindi mo na kayang basta-basta nilang itulak at pisikalin dahil meron na ring taglay na lakas itong ating idol. In fact, sa kanyang latest vlog, ay pinakita niya ang kanyang patuloy na pagpapalakas at pagpapabilis ng kanyang mga reflexes. Panoorin natin ang mga makakapigil hiningang workout ni Kai with Coach Melantin at huwag kalimutang mag-subscribe sa Kai's Journey YouTube channel. At balitang NBA naman, Jaylen Brown at ang Boston Celtics muling pinulbos ang Indiana Pacers pagkatapos ng game-saving three-pointer sa opener. Bida muli itong si Jaylen Brown sa Game 2 ng Eastern Conference Finals nitong Biyernes sa Boston. Tumipas si Jaylen Brown ng playoff career high 40 points para balikatin ang Boston Celtics sa 126-110 na panalo contra Indiana Pacers sa 2-0 lead ng serye. I wouldn't say that. We're two games from the finals.
I don't got time to care, ani ni Jaylen Brown nang tinanong ito kung nadagdagan ba ng motibasyon sa pagkakaisnab sa kanya sa All-NBA team. Bumakas ng tig 23 points sina Jason Tatum at Derrick White at may 15 points, 10 assists pa si Drew Holiday sa top-seeded na Boston Celtics. At namusyaw ang 28 points ni Pascal Siakam ng Indiana Pacers na limitahan pa sa 10 points, 8 assists si Tyrese Halliburton matapos kumana ng 25 points and 10 assists sa Game 1. At sa third quarter, lumabas na si Tyrese Halliburton dahil sa pananakit sa kaliwang hita nito. Uuwi ng Indiana ang Pacers para i-host ang susunod na dalawang laro at ang Game 3 ay this coming Sunday na. 10 beses nagpalitan sa trangko sa first quarter, hawak ng Indiana Pacers ang 27-22 edge sa may 1 minute, 24 seconds pa sa period bago hinamig ng Boston Celtics ang next 20 points at ang 10 points dito ay kay Jaylen Brown. Siyam na sunod-sunod na tira ang isinablay ng Indiana Pacers at natawagan pa ng 4 na turnovers sa nabanggit na stretch na tumagal ng 6 minutes. Inumpisahan ni Jaylen Brown ang third quarter sa 2 quick baskets para umagwat sa 61-52 at nakabalik ang Indiana Pacers sa pangunguna ni Pascal Siakam para ilapit ng 2 puntos. Pero muli ay rumatsada ng 16-5 run ang Boston Celtics at hindi na naibaba ng Indiana Pacers ang hinahabol na single digits. At si Tyrese Halliburton ay 50-50 para sa Game 3. Magre-regroup ang Indiana Pacers sa Game 3 ng East Finals para paghandaan ang posibleng pagliban ni All-Star guard Tyrese Halliburton. Hindi umubra ang Pacers sa Boston sa unang 2 laro nito sa serye at ang Game 3 ay sa Linggo na nalalaroin sa Indiana. Sa 126-110 loss sa Game 2, lumabas si Tyrese Halliburton sa third quarter dahil sa pananakit sa kaliwang hita nito. Naka 8 minutes na lang siya sa second half at hindi na bumalik sa fourth quarter kung saan nagsumiti siya ng 10 points at 2 points nito pagkatapos ng break at merong 8 assists. At ayon kay Coach Rick Carlisle, inabot din ng chest injury si Tyrese Halliburton sa first half na makipagsalpukan ito kay Boston Celtics guard Jaylen Brown. We'll know more tomorrow and then probably more Saturday, ani ni Coach Carlisle. At hindi nakipag-usap sa reporter si Tyrese Halliburton pagkatapos ng laro at nakita ang pipilay-pilay ito palabas ng TD Garden.